Yung una po natin gagawin kapag mag-estimate ng tiles. Susukatin natin yung buong flooring area na itatiles natin. Yan. So ang susukatin po natin dito sa itatiles natin ito, una po, yung dulo, ayun, simula po dun sa dulo na yun, papunta naman dun. So, bali kahapon po, nasukat ko na yan, 388 cm. So, ang gagawin po natin, kailangan, alam po natin yung tiles na gagamitin natin. So, ang gagamitin po na tiles natin dito ay 60 by 60, kaya, i-divide po natin yung 388 cm sa 60 cm. 388 cm divided by 60, meron po tayo dyan 6 pieces at merong kalahati, ano po, so 6.5 pieces na tiles. Ano po, so lagi po natin tatandaan mga sir sa pag-estimate, base po sa actual na sukat ng flooring. Kung halimbawa dun sa 388 ay merong ano, sa 6 na piraso, meron tayong 360 cm, so may tira pang 28 cm. So lagi po natin tatandaan, kapag yung zero po ay kulang, ano, kumbaga less than a half nung tile, nung tiles na gagamitin natin, halimbawa 60, divide mo sa 2, 30. So ibig sabihin po, yung 28, less than siya sa kalahati nung tiles. So ang bilang po natin dyan, lagi po natin tatandaan to, ang bilang po natin dyan, kalahati na, ano po. Pero kapag yung zero po naman po ay lagpas sa kalahati, halimbawa 35 cm o kaya 40 cm, ang bilang naman po natin dyan isa na, para hindi po tayo mag-short sa pagbili ng tiles. Ano po? So yan po yung isa sa mahalaga na ginagawa ko kapag nag-estimate o nagbibilang ng tiles. Lagi ko pong nira-round off para hindi po tayo mag-short. Ano, so dun po magkakaroon tayo dyan ng 6.5, kasi yung zero po niya 28 cm lang. So mas liliit pa po yan kasi dahil po sa mga spacer natin sa tiles. Ano po, kaso ang magiging haba po ng isang tiles ay magiging 61 cm. Ano po, dahil po yun sa yung space natin na 1 mm. Ano po, so ganoon po yung pagbibilang ng tiles. Ano po, so sir nating susukatan o estimate, ito naman po papunta dito. So simula po doon, nasukat ko na po yun kahapon, 538 cm. Ibig sabihin, 538, meron po tayo dyan 9 pieces. Pero yung pangsiyam ay 0 ho na po, kasi yung 9 times 60 is 540. So 538 lang, ibig sabihin po 0 ho na po yung isa. Yun po, dahil nga sa yung 0 ho naman doon, yung pangsiyam natin ay less than, ano, halos lagpas na po siya sa kalahati. Yung bilang naman po natin dyan, isa na, ano po. So, ganun po yun. So, magiging siyam times 6.5. Meron po tayo dyan, 58 point something na, ano, na piraso. At ibig sabihin po, gagawin na lang na po natin yan na 59 pieces. Dito po sa part na ito, kasi makikita po natin, yan po yung space para sa hagdan. Ibig sabihin po, yung sinukat po natin na simula dito, ayan, at hanggang naman po doon, ibig sabihin po, square po yan. Dito po sa buong ito, 59 pieces. Pero dahil nga po sa merong space na space para sa hagdan, ibabawas po natin yan doon sa 59 pieces. Ano po, so yan po, yung binilang po, sinukat ko na po yan, yung bilang po na tiles na magkakasya dyan ay 7 pieces. Ano po, so ibig sabihin, meron na lang po tayong 52 pieces na tiles na gagamitin dito. Ayan, so bali ito po pala mga sir, yung semento natin, yung adhesive. Yan, anong brand ba to? Polymer. Yun. Polymer. Bekay na men. Sa simento. So, ito po yung tiles natin. So, bali ito pong medyo rough. Ang sabi po ni sir, yung mayari po nitong bahay. Bali, dito po ito sa ground floor. Ano? So, dito po siya sa ground floor. At ito pong
Ayan. So itong medyo makinis. Ayan, unglazed tiles. Ayan. Baliktad. Baliktad yung pakalagay natin. So ayan. Dry pressed unglazed tiles. 60 by 60. Ito po yung doon sa taas. Ito po makinis siya. Ayan. So ngayon po, bali magle-layout tayo. At una-una po natin gagawin, magle-level po tayo paikot. Ano, magle-level po tayo dito sa mga wall natin. Ano po. So magle-level tayo para makuha natin yung tamang pantay nitong tiles, nitong flooring. Ano po. So doon po natin makikita kung saan ba yung parte naman ni face, yung mga kapal. At doon po tayo sa mga kapal, ang gagamitin po natin dyan, dry pack na.